minutes span, the time between 6:18 and 7:39. Ang panganak ni Yahawas ay itong gitna nito, 6:18 to 7:13. So probably, nasa 7 o'clock si Yahawas ay napanganak. Yung September 11, 3 BC, alas 7 ng gabi. Kasi in between itong dalawa, amazingly, this corresponds to Tishri 1 on the Jewish calendar, which is the first day of the festival of the Feast of the Trumpet. We will discuss the wonderful significance on this in the minutes, but also one day to say that. So nakita nila, prove na mga ebidensya. Dino mo, nagkasabay ang pagdugog ng araw at saka buwan. Lumubog ang araw, pagdating naman ng 7:49, lumubog rin ang buwan, na hindi naman maliyari yan. Kasi pag lumubog ang araw sa hapon, ang buwan na natili yan hanggang magdaman. Diba kung lumubog din? Diba nakapatong ang berko na nandoon nung ahangang bito ay naliliyo at ang berko nakapatong sa moonset? Yan ang nakikita nilang pangyayari. Nakapanganakan niya pa sa iyo. Ito, sorry natin ha. Pansinin mo ha. Saan ba dito? Tishri. Tishri 1, ito. Tishri yan ha, 1. At Tishri 1, September 11 yan ha. Bakit September 11, tingnan natin dito. September 10. September 10 dito. Ang Tishri 1, September 10. September 10. Eh bakit 11? Di kayo nagtaka? Touristic pag-aaral to eh. Ano ba? Ay hindi pala 11, 10 pala. Ayan ba yan ha? Ito suspense ko. Ito balik tayo dito. Tishri. Paano Tishri dito? Ito yung santo, unang buhay. Ipresentan ko siya. Baba. Ha? Baba. Ayan, ito, Tishri. Tishri, ayan, Tishri 1, ha? Diba, Feast of the Trumpet, Rosh Hashanah, New Year yan, Pista ng mga Trumpeta, Tishri 1. O, 3 BC, September 10. Hindi 11. Dito sa kalendaryo ng kalendaryo natin, 10 pa lang dito. Pero dito, Tishri 1. Bakit 10 dito? At hindi pag-aral to. Ipoprove natin bakit 11. Ha? That's why ang iba, ginawa na lang si 20, ginawa 19. Lalong lumala po. Ito yung gaya ng Holy Spirit ngayon. Ito. Ito. Tishri 1, ito. O, September 10 niya. September 10. Balik tayo sa ano. Sa, ito yung hindi na intindihan yung penyo to. Pagpasok kayo dito. Ito, balik tayo sa creation para malaman natin bakit September 10 ang kalagay. Tapos, assuming 11. Ito. Dito tayo sa ano. Ito ang hindi na intindihan. Sa Genesis chapter 1, verse 5, diba? Tinawag niya lahayan ng liwanag araw at tinawag niya ng kadiliman gabi. Magkahapon at magkaumaga, yan ang unang magkahapon at magkaumaga, yan yung mga araw. No. Tapos, ganoon din ito. Tinawag ng alahayang ang kalawakan ng langit. Magkahapon at magkaumaga, yan ikalawang araw. Ito rin, ang magkahapon at magkaumaga, yan ikatlong araw. No. Magkahapon at magkaumaga, yan ang apat araw. Pansinin mo ha, ang ating
Gregorian calendar, ang pag-change ng araw ay 12 midnight o 12 midnight. Diba? Which is salungat dito. Ano na kalagay ito? Magkahapon. Gabi yun, ha? Gabi na kalagay, o. Diba ang tawag niyang hapon? Gabi. Pag lubog ng araw, gabi nila, night ang tawag doon. Pag sunrise, araw yan. Ngayon ang binanggi, gabi, mauna. Patsinin mo ang ano? The evening and the morning were and the first day. The evening and the morning were the second day. And the evening and the morning were the third day. So, magsimula ang pag-change yung paglubog ng araw. Tapos, pag magsikat ang araw ulit, sunrise, paglubog naman ulit, another day. Sunset to sunset. Hindi sunrise to sunrise. O pwede yung sunrise na eh. Ang ginaw, sunset to sunset. Ang ginaw, ito na pansin to. The evening and the morning were the first day. Saan ba nagsimula? Sa evening. Sa kapanag morning, the first day. The evening and the morning were the second day. Ano ba ang evening? Pag once lumubog ang araw, evening na yan. Wala na araw eh. Tapos pag araw ulit, pag lumubog naman ang araw, another day ulit. So, sunset to sunset. Okay, ngayon. Bakit September 10? Kasi ang kalendaryo natin, sa kapasalag 11, sa alas 12 ng gabi, 10 pa talaga siya. Pero kung basihan doon sa Israelite, pag-change ng araw, pagbubog na araw, at tumapit 11, September 11 na yun, at pinagsiyahawasan ay 7 o'clock ng gabi. Lubog na, 11 na yan ang September. Pero 10 pa sa atin. Napansin nyo? Bakit 10? September 10? Kasi sa kapawag ilimin sa 12 midnight. Pero sa Israel, paglubog ng araw, ilimin na yan. That's why Tishri 1, September 11. Did you get it? Nakuha rin nyo? Aman. Oo. Naroon. Hindi na tiniyari ko mga pastor yan. Hanggat walang Holy Spirit magtuturo sa kanya. Patis ko peryo. Panta. In the Bible and the Jewish tradition, also Messianic tradition, during the Passover Seder, to have the cup of Elijah and the Matthew 17:10 and say, this disciple asked him, saying, why then do the scribe and Elijah must come first? John was actually the forerunner of the Messiah, and Messiah, he was the preferred. The fact in the scholar actually believe that he was born at the exact time in the same day that Asher of Elijah, a prophet, the spirit of Elijah. This what he is, the spirit of Elijah. Ngayon, ito tanong. Sa ayon sa kasulatan, mauna daw mapakita si Elijah bago mapakita si Yahawashay. Yan. Yung mga taga-Israelito, hindi mo na namang wala pa naman si Elijah nakita eh. Si Yahawashay may mismo na ng paliwanag. Ako na magbasa nito. Sa Matthew 17:10-13. Tinanong siya ng mga alagad. Si Yahawashay ha, tinanong siya ng mga alagad. Bakit po sinabi ng mga tagapagturo ng kautusan na dapat mahunang dumating si Elias. Sumagot siya, napaparito nga si Elias o pag-ihanda ang lahat ng bagay. At sinabi ko sa inyo, naparito na si Elias, ngunit hindi siya kinikilala ng mga tao. At ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya tulad ng ginawa sa kanya, pahirapan din nila ang anak ng tao.
Naunawaan ng mga alagad na siyuan ang tagapagbautismo ang tinutukoy niya. Na sinabi ng kasulatan, mauna sa Malaki, banggit kasi mauna muna magpakita si Elijah bago mahayag si Yahweh siya. Eh, nila alam, may sila yung mabdi, siya yung si Elijah. Di ba pinanggit doon? Naintindihan ng mga alagad o? Naunawaan ng mga alagad na siyuan ang tagabautismo ang tinutukoy niya. Na nandito na si Elias, hindi lang na tinanggap si John Baptist. Sabi na iba, ay reincarnation talaga. Hindi reincarnation, carnation. Hindi reincarnation, carnation na lakas. Pagkawa tayo. Bakit? Bakit nangyari? Di ba si Elias, katulad ni Enoch, na-captured to prepare pagbalik niya na makabalik siya, admission. Di ba purpose si Enoch na-captured para magdala ng aklat kay ibigay kay Mapusalin? Ngayon, ang purpose naman ni Elias di-captured, hindi na namatay para makabalik siya si John the Baptist. Patay na siya, pinugutan ng ibigay. Napatay na rin si John the Baptist. Pinugutan na rin. Siya yung si Elias na bumalik. Siya maunang prepare the way of Yahweh siya. Hindi na itindihan ng iba, pero matalino ang mga alagad. Kasi ng Holy Spirit, na alam nila at tinutukoy ni Yahweh siya, si John Baptist yun, na si Elias na bumalik. They was called Rosh Hashanah, the Feast of the New Year. The majority believe that Jewish elders will still dominate the service of the synagogue. That was not the day of trumpet, was the memorial day of commemorated in the beginning of the world. Authorized opinion prevailed that the first of Tishri, Tishri 1, first of Tishri, was the first day of Genesis. Chapter 1, verse 1 to 5. Yung unang pag-create ni Yahweh sa mundo, yung Genesis chapter 1, verse 1, beginning, Yahweh created the heaven and earth. History 1, yun. Regarding the birth of the world. So, ang birthday ng mundo, history 1 din, September 11. Ang birthday ni Yahweh sa September 11. Ayan. It was even more than the anniversary of the physical creation. The Jewish historian Tudor Egister state that duration regarding New Year and day, not merely in the anniversary of the creation, but more important as the renewal of it. This is when the world is reborn. Ngayon, tayo pa lang na mag-celebrate ng September 11. Pero diba, hindi pa niya alam. Ayan, diba? Pansinin mo ha, Genesis chapter 1, verse 1 to 5, na kasimulan ni Cain na arahayan ang langit at lupa, ang lupa ay walang hugis, at ang dilim ang nakapalipo, na palaliman at kumikilos, espiritu ng arahayan sa ibaba ng tubig. Sinabi ng arahayan, magkaroon ng liwanag at magkaroon niya, anasyahan sa arahayan ng ito'y pagmasdan, dinukod niya ang liwanag at dilim, at ang liwanag tinawag niya ang araw, at ang dilim tinawag niya ang gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, yon ang unang araw. So, sunset to sunset talaga. Una mo na ang gabi, tapos ang araw. Tapos, saka pa, ano, pag mubog ulit sa araw, another day ulit. Hindi, sunrise. Kasi nauna banggit ang gabi. Notice that the patriarch Noah became the 600 years age in the first month of Tishri. Tishri 1, September 11, the first day of the month, later they called the day of the trumpet. Genesis chapter 8, verse 13. That was the very day when Noah removed the cover of the ark and looked and behold the face of the ground that was dry. And it was not only Noah's special birthday,
understand the new birth after the flood of the earth as well. So, anong araw tinanggal ni Noah ang takip at bumaba sila tapos ang baha? September 11 is new year. Ang creation ng mundo, September 11, new year. Si Yahweh said, September 11, new year. Is new year. Yan, di ba? Genesis chapter 8 verse 13, noon ay 601, gulang na si Noah, ng unang araw ng unang buwan, inalis ni Noah ang takip ng bangka, ang nakita niya na natuyo na ang lupa. Yan, history 1 yun. Oh. Yan, and the Jewish people would realize that the New Testament book, Revelation chapter 12, ano, place of the birth of Yahweh. And purity, the trumpet, and understand that it's important the Jewish and the New Testament, ito yung Messiah, and ito Joseph. And sino ang nag-birthday pala? Si Abraham, si Jacob, si Isaac, si Joseph, si Samuel, ay September 11 din sila. Oh, Abraham, Jacob, Isaac, Joseph, and Samuel. Sila ay Rosahana, also birth of Yahawashai. September 11, Kisruan. Para pagkasabi ni Yahawashai ay binakyat sa langit habang mga lagay ay nakatingin sa kanya, ay nakakarulat at nakatitig sa langit habang inakyat sa langit. Walang ano'y dalawang nating anghel lumitaw sa tabi. Sabi nila, kayo mga taga-galiya, bakit kayo nakatayo at nakatingin? Ay kung Yahawashai na umakyat sa langit ay pabalik, nakikita ninyo. Yung umakyat si Yahawashai sa langit ay si September 11, Isliman. Ngayon, pabalik siya! Aba, September 11 din. September 11 din. Siya pabalik. May guide na tayo. Naku, asikal kami ni Yahawashai, September 11. Diba, walang alam. Pero, ang pag-akyat kasi niya September 11. Ano na yan? Advance knowledge niya. Baka sabihin niya, bakit alam mo? Hindi ba sabi ko wala na alam? Hindi ko nabasihan na yung pag-ano niya. Pag-akyat, ganun din, sabi ng angel. Kaya, anong ginawa ang September 11? Sinisira nila. Eh kung September 19, September 2017, o, September 11, no? Birthday ni Hawasay, o, anong nangyari? Dito, pumutok. Nagkaroon ng Twin Towers sa PC. Diba? O, Illuminati, what peak, be on the fall of... Do, ano Illuminati yan? Lamo pa tayo dito, diba? Alam na yung nangyari ito? O, ayan. Eto. Eto, anong nangyari? September 11, tragedy. O. Ilan namatay dito? O. September 11 din, no? Ah, ito. Ginawa nila masama o September 11, how many days long as well of the drilling here?